pinagkakaabalahan natin eh. Wala naman tayong mga extra income. Yung vlog din naman kumikita. Yung vlog. Ilan pa viewers mo? 4,000 na. Ha? 4,000. Viewer mo? Magandang araw mga viewer at subscribers. As of April 25, 2021, ay mayroon na po tayong 4,540 subscribers. Mayroon din po tayong Andy Raff Channel sa FB. This is Andy Raff naman sa Instagram at maging sa Telegram. Dahil sa holiday noong Holy Week at sarado ang aming Raff and Go, sinamantala ko ang pagkakataon para makapagpahinga at makasama ang aking mahal na nanay at ang aming mga alagang pusa. Pagsapit naman ng Easter Sunday ay balik trabaho na po tayo ulit. Dito sa kanto ng Commonwealth at Regalado Avenue, madalas akong nag-aantay ng bus papuntang Etsa Tikog. Napansin ko na petrol na pala ang isang gasolinahan dito na dati ay kilala bilang Caltex. Hindi pa ginagamit sa mga bus sa Commonwealth ang mga beep card, kaya naman mano-manong tiket pa rin ang gamit dito. Sa Commonwealth Avenue ay nadadaanan ko ang Sandigan Bayan, Batakan Road, C5 sa Luzon Avenue, Landang Sora Avenue, at nadadaanan ko rin dito ang sentral ng Iglesia ni Cristo. Ito ang punong tanggapan ng INC o Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Lampas ng INC ay manadaanan naman ang Philippine Social Science Center o PSSC. Katabi nito ang Asian Tourism Institute o ATI, Inotech, Philippine Nuclear Research Institute at ang UP Ayala Techno Hub. Lahat ng ito ay nasa loob ng compound ng University of the Philippines sa Diliman. Sa dulo nito ay makikita ang elliptical road at ang punong tanggapan o head office ng Philippine Coconut Authority o PhilCOA. Ang PhilCOA ay under ng Department of Agriculture, katabi nito ang head office ng DAR o Department of Agrarian Reform. At katabi ng DAR ang ATI o Agricultural Training Institute. Sunod na kanto naman ay ang Visayas Avenue kung saan makikita ang ilang mga tanggapan ng gobyerno, partikular na ang Bureau of Soil and Water Management. Nakatabi naman ng head office ng DA o Department of Agriculture. Sunod na kanto ay ang North Avenue kung saan kasalukuyang pinatapos ang MRT Line 7 na aabot hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Ang Elliptical Road ay isang main thoroughfare sa Quezon City. Ito ay umiikot sa palibot ng Quezon Memorial Circle kung saan nakahimlay ang dating Pangulong Manuel L. Quezon. Sunod na kanto ay ang Quezon Avenue na konektado rin sa Espanya Boulevard. At kasunod ng Quezon Avenue ay ang East Avenue
kung saan makikita ang Quezon City Hall, National Kidney and Transplant Institute o NKTI, Philippine Heart Center for Asia, East Avenue Medical Center, ang planta ng Bangko Sentral ng Pilipinas, LRA, o Land Registration Authority, SSS, PSA, LTO, at marami pang iba. Pagbaba ko ng EDSA Dibog ay tumawid ako sa overpass sa tapat ng GMA Network. At naglakad-lakad hanggang marating ang Victory Liner Tamias Terminal. Naasay na ko dito noong 2014 at dito ang sentro ng mga biyaheng Cagayan Valley ng Victory Liner. Dahil wala nang sakayan, sa kahabaan ng EDSA, kailangan ko maglakad sa bus stop ng EDSA Carousel sa tapat ng Mayor Gilmar. Okay lang naman dahil sa bahagi ito ng EDSA, ako nag-aantay ng bus pa uwi nung ako ay nag-aaral para high school sa Ramon Magsaysay Cabao High School. Lahat ng mga bus EDSA Carousel ay mga low entry o mababa ang sahig, mga bago at nasa maayos na kondisyon. Sa mga bus stop lang din nagsasakay at nagbababa, hindi tulad dati na pwede kahit saan sumakay at bumaba. Mas mabilis na rin ang biyahe dahil may sariling lane na para sa mga bus lamang. Pagsapit ng EDSA North Avenue ay makikita ang tinatayong common station ng LRT1, MRT3, MRT7 at Mega Manila Subway. Bahagi ito ng build. Hindi talaga natin mapipigilan ang pag-unlad at pagbabago. Sana ganun din pagdating sa mga sarili natin. Pagsapit sa MCU Monumento Bus Stop, ay lalakarin ko na lang papunta sa Victory Liner Caloocan Terminal. At naabutan ko nagpapapawis ang aking mga kasama sa half court namin. Thank you.
pagsapit ng gabi, curfew na. Bawal na lumabas, maliban na lang sa mga papauwi o papasok ng trabaho. Habang nag-aantay ng kakargahan na bus, mga bagahe, ay nagkukulitan muna kami mga kapwa-konduktor at ang samantalang nag-duty bilang porter para may kabuhayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay dalikaw dito sa Caloocan si Arlon Custodio ng Arlon Cost TV. Panoorin at mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nasa description ang link para sa kanyang YouTube channel at abangan din ang aming collab soon. At isa rin siyang konduktor sa Victory Liner sa Sampaloc Terminal. Isa rin siyang konduktor na vlogger pa. Samantala, dahil sa kakunti pa lamang ang biyahe ngayon, karamihan sa mga bus na nakatingga sa mga terminal ay maalikabok na. Pero ang mga bus na makakasama sa biyahe ay nililinis muna ng mag-usisi bago ito ipasada. Ang kalayaan shop ay tahimik na ngayon. Dati, puno ito ng mga empleyado o manggagawa ng maintenance department para magsagawa ng mga repair ng mga bus na may sira at mag-maintain ng mga bus para mapanatili ang magandang kondisyon ng mga ito. Dahil sa kaunti ang biyahe, kaunti lang din ang kailangang maintenance personnel. Ang ibang matatagal na ay nagsipag-retiro na lamang, habang ang iba ay nagsipag-resign na. May ilan din na naku-porter muna para makasurvive. Kaya habang tumatagal na walang biyahe, marami pang manggagawa ang maapektuhan at ang masaklap ay mawalan ng trabaho. Maliban sa cargo at limitadong biyahe, ay nagagamit din bilang service ng mga OFW galing ibang bansa ang ilang bus ng VLI. Alas 12 na, hudyat natapos na ang isang buong araw ng trabaho. Oras na para magpahinga, para may lakas ulit kinabukasan at muling makapaglingkod sa aming kapwa. Sana ay nagustuhan niyo po ang episode natin ngayon. Salamat po sa mga nagantay at sumusubaybay. Salamat din sa mga nagsubscribe at nag-like at nag-share. Hanggang sa susunod na episode. Ito po ang inyong conductor na vlogger pa, Andy Raff. Maraming salamat po.